donut, ice cream. Sa katawan. Ito po ang ating sagot. Maraming pagkain ang ginagamitan ng nitrite. Ang nitrite ay ginagamit bilang preservative upang huwag magkaroon ng amag o hindi agad mapanis ang mga processed food tulad ng hotdog, ham, cold cuts, sausage, corned beef, tocino, luncheon meat at marami pang iba. Ang nitrite na nilalagay sa pagkain ay tinatawag ding salitre o pink salt kung bibili ka sa palengke dahil na din sa kulay niyang pink. Ngunit sa natural niyang anyo, ang nitrite ay kulay puti hanggang sa manilaw-nilaw. Ang nitrite sa mga processed food na kinain natin, pagpasok sa ating katawan ay nagkakaroon ng reaction sa protina ng karne, daan upang mag-produce ng isang substance na tinatawag na nitrosamine. At ang nitrosamine, ayon sa mga eksperto, ang siyang nagiging dahilan ng pagkakaroon ng colon cancer o cancer sa tiyan. Dagdag na din dito ang sodium o sobrang alat sa ating pagkain na nakukuha natin sa mga noodles, processed foods, fast foods, chips, mga grocery items at sa pagluluto sa bahay. Sinasabi ng mga doktor na ang limit sa pagkain ng asin o sodium sa isang araw ay dapat 2,400 milligrams, nakatumbas din ay isang kutsarita kung ang iyong edad ay 50 pababa at 1,500 milligrams naman na mas kaunti pa sa isang kutsarita kung ikaw naman ay edad 50 pataas. At para mabantayan mo ang asin o sodium sa iyong pagkain ay tingnan ang likod ng label ng mga produktong iyong binibili at gumamit din ng panukat tulad ng kutsarita sa iyong pagluluto. Ang sobrang paggamit ng asin o sodium ay nagiging dahilan sa pagtaas ng presyon ng dugo, pagkakaroon ng sakit sa puso at pagkakaroon ng stroke. Kabilang sa mga problemang ito, ang sobrang pagkain natin ng mga pagkaing matatamis tulad ng donut
ice cream, cake, soft drinks, energy drink at iba pang panghimagas tulad ng leche flan, buko pie at mga matatamis na tinapay gaya ng pandikoko. Ipinapayo naman ng American Heart Association na kumain lamang sa isang araw ng 6 na kutsaritang asukal o katumbas ng 24 grams para sa mga kababaihan at 9 na kutsarita naman na katumbas ng 36 grams para sa mga kalalakihan. Pero sa totoo lang, hindi talaga natin kailangan ng dagdag na asukal dahil ito naman ay walang sustansya at magbibigay lamang ng sobrang taba sa atay at dugo. Gayun din, ito ay magiging dahilan ng pagkakaroon ng diabetes na pagmumulan din ng maraming komplikasyon. Kabilang na rin ang pagkain ng marami nating kababayan ng pagkain matataba na pwedeng magdulot ng pagsikip sa daluyan ng dugo at siya rin maging dahilan ng sakit at atake sa puso. Samahan pa natin ang pag-inom ng alak at paninigarilyo na alam naman natin na pwedeng panggalingan ng maraming sakit. Halos lahat ng produkto sa merkado ay pinakilala sa mga Pilipino sa pamamagitan ng billboards, streamers, media tulad ng dyaryo, mga programa sa radyo at mga palabas sa TV na sinamahan pa ng mga artista na nagpapatalastas o kasama sa ads. Ang advertisement o mga patalastas ay ipinapakita o pinaparinig ng mga radyo, telebisyon at ngayon ay makikita na rin online sa inyong personal computer, Android at iPhone. Paulit-ulit itong pinalalabas na parang isang klase ng hipnotismo upang tumanim sa isipan ng mga tao ang produkto. At pag nakita niya ang produktong ito, pagpunta sa mga grocery stores o sa mga mall ay malaki ang tsansa na ito ay kanyang subukan. At bunga nito, unti-unti na niya itong nagustuhan. At sa pagdaan ng panahon, ito ay kanya nang nakahiligan at naging parte na pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, ang dating masustansyang mga pagkain ng mga Pilipino ay napalitan ng mga pagkaing walang sustansya at nagbibigay ng iba't ibang sakit. Ito na rin ang unti-unti nating ibinibigay sa ating mga mahal sa buhay na siya na ring makakasanayan hanggang sa paglaki. Kaya ang magiging sakit mo ay maaari din niyang makuha. Kaya kung tatanungin mo ang iyong sarili, bakit maraming Pilipino at tao ang nagkakasakit sa mga panahong ito kumpara noon? Maaari kang huminto at pagnilayan ang aking mga nabanggit o kaya ay baliwalain mo na lang. Sasabihin ng marami na kung titigilan ang paggamit ng mga produktong ito ay wala na tayong kakainin. Maaari nga, sapagkat dyan tayo sinanay ng media at mga maling impormasyon na hindi natin sinaliksik. Sa huli, ang talagang susi sa mahabang buhay na may malakas na pangatawan at mabuting kalusugan ay ang pagiging masayahin, pagbalik sa dating masustansyang mga pagkain at higit sa lahat, iwasan ang masasamang pagkain itinutulak ng mga patalastas sa atin. Mahirap pero kayang gawin, sapagkat lagi mong tatandaan, ikaw ay magaling.